Of course, the members of this church, the pastor of this church, the family, okay?
Okay, the family of the pastor and all the pastors who are present today. So we appreciate and applaud each one. Bawat isa po sa atin. Pero of course, without the presence of God, wala pong ibig sabihin ang lahat ng ito. So we praise the Lord because we believe that God is in our midst. Amen? Well, thank you for the preaching. And actually, we're so excited to listen to Pastor Vic Serrano. And we praise the Lord sa pagkataon na yung game namin kanina. Amen? Alright, umabot po kami. Umabot kami. So, kaya thank you so much. At wala po doon sa first preaching natin yung pong simulan ng conference first night. Wow! Busog na busog po tayo. Alright, sabi kanina ni Pastor, ano yung tawag nito sa busog na? Kain pa rin. Opo. Sabi ko, matakaw yun. Okay, so kami mga Tagalog, ang tawag namin sa matakaw, yung busog na, kain pa rin ang kain. Alright, and it is ito sa spiritual life, diba? Sa spiritual aspect. Marami na tayo nakain, busog na tayo. Pero heto pa rin tayo, kakain pa rin tayo. Amen? Okay. Ang ko'y tanong, kakain pa rin ba kayo? Yeah! Alright, sige po. Isa natin ang mga Bible sa 1 Corinthians chapter 15. I would like to invite all of you now to please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Ngayon gabi ito, I would like to share with you the message of the Lord that I entitled, Laboring Abundantly for the Lord. Let us come to God in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin ang iyong kataas-taasan at ang iyong kabanal na nalangkaralan. Thank you, Lord, for gathering us together here in this place to feast, to have feasting on your word. Lord, I pray that you will empower me, you will give me strength, you will give me boldness, you will give me wisdom as I preach the message. Lord, please give the people understanding heart, submissive spirit, and I pray that once again, ang kalooban ko po magkakalap sa bawat isang puso. Bless your people, O God. Talk to them. Touch their heart. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. All babies be seated. Ang 1 Corinthians chapter 15, pwede po natin i-outline sa isang simple outline. Okay? Sa verse number 1, ito po ay ang paglalahad ni Apostol Pablo sa kanila about the gospel. Okay? Isang simple outline sa ating introduction na gusto ko pong ibigay. Alam nyo, kapag kami mga conferences na ganito, ang malaking blessing po dyan is that hindi po yung tayo lang ang nakikabang. In fact, it is also good na nakakakuha po tayo ng mga outline na po pwede po natin i-meditate, na po pwede po natin gamitin sa ating po mga tao. But of course, importante na tayo muna. Okay? Let us absorb the message. Let us apply the message. Amen? So yun po ang napakalagang bagay. Now, sa 1 Corinthians chapter 15, meron po pong simple outline na gusto ko i-share sa inyo. Sa verse number 1 o sa mga unang talata, makikita po natin dito, the gospel for the lost. The gospel for the lost. If we have visitors tonight, I mean, kung kayo po yung first time na nakating sa gathering na ito, sa katulad ng ganitong gathering, we would like you to understand na aking po unang-unang nais ipamaral is the gospel of Christ. Amen? It is the power of God unto salvation. Ang sabi po ni Apostle Paul in verse number 1, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain.
where I deliver unto you first of all, which I also have received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Ito po ang unang bahagi na nakita ko sa 1 Corinthians chapter 15, the gospel for the lost. In verse number 10, grace for the laborers. Okay? Grace for the laborers. But by the grace of God, I am what I am. And this grace, which was bestowed upon me, according to Paul, was not in vain. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. At doon po sa last verse ng chapter 15, makikita po natin yung pong gain for the Lord's people. Okay? Yung pong pakinabang. Ang sabi po ng verse 15, therefore, my beloved brethren, be as steadfast and movable, always abounding the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. There is gain. Amen? There is gain. Hindi po sayang ang lahat ng ating ginagawa. Hindi sayang ang oras na ibinibigay mo para sa Panginoon. Hindi sayang ang lakas na ibinibigay mo para sa Panginoon. Hindi sayang ang pera na ibinibigay mo para sa Panginoon. Hindi sayang ang pagkilingkod na ibinibigay mo. Everything na ibinibigay mo for the Lord according to the Word of God, this will not be in vain. Hindi po mawawala ng kabuluhan. Amen? So at this time, I would like all of you to focus on verse number 10. Again, the title of my message, laboring abundantly for the Lord. Okay? Laboring abundantly. Ibig sabihin, masaganang paglilingkod, masaganang paggawa, masaganang pag-ministeryo. Yan po ang idea. Laboring abundantly for the Lord. Kung kayo po'y nag-labor na, hindi tayo dapat tumigil. Patuloy pa tayong mag-labor. Amen? Kung may nagawa na po tayo, patuloy pa tayong gumawa. Kung may naitigil na po tayo, patuloy tayong magbigay. Kung tayo po, mga kapatid, ay nagsubo ng ating buhay sa Panginoon, hayaan po natin maging mabunga ang ating buhay para sa Diyos. Amen? Doon po sa isang message ko sa inyo, sinabi ko po sa inyo, a sinner served by grace. Diba? The Apostle Paul, a sinner served by grace. Gusto ko pong yung pong verse number 10, talagang i-consider po natin yung pong gamit na by the grace of God, I am what I am. Yung grace ng Diyos may nagawa kung bakit si Apostle Pablo ay nakarating sa kanyang kinalagyan. Kung bakit si Apostle Pablo ay nagamit, may nagawa ang biyaya ng Diyos. Kung hindi po po i-underestimate ang biyaya ng Diyos, malaki ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Ang sabi niya, yung biyaya niya, hindi nawala ng kabuluhan. Kaya nasabi ko po, at nais kong ulitin sa bawat isa sa atin, ano ang silbi ng magandang boses ni Pastor Kenneth Lagman? Kung yung boses na ito, hindi sa Diyos kagamitin. Diba? We appreciate his voice. Why? Sapagkat yung boses niya, sa Diyos ginagamit. Makasakit ka naman ang kinakanta mo. Walang kwenta ang magandang boses mo. Ang boses mo ay naging makabuluhan nung gamitin mo para sa Panginoon. Amen? So ganun din po yung kayamanan mo naging makabuluhan nung ginamit mo sa gawain ng Panginoon. Yung talent mo, yung oras mo naging makabuluhan nung ginamit mo para sa Panginoon. Everything in your life na ginamit mo para sa Panginoon, mawawalan na kabuluhan. Amen? Kaya dapat to ang Kristiyano hindi tinatamad. Dapat ang Kristiyano lagi on the go para sa Panginoon. Dapat ang Kristiyano lagi enthusiastic sa gawain ng Panginoon. Dapat ang Kristiyano lagi excited sa gawain ng Panginoon. Dapat ang Kristiyano eager sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng iba, Pastor, ba't kaya ka mag-preach? Sabi ko, kung pa'y naglalaro na ako ng basketball eh. Ako si Miguel Cornel.
the grace of God, Lord, because I believe in your grace, kahit nagutang sa kawang ko, you can still use me. Amen? Yeah. Because it is not my strength, it is the grace of God. Yeah. Yes. Kung ako lang hindi mo kaya ito, in fact, kapag ako, ikinusitan niyo po yung schedule ng inyong lingkod, pagka po Sunday morning, ako po'y nag-preach ng 7:30 sa Santa Mesa. And then kailangan po, pagkatapos kong mag-preach, biyahin ako po para sa Quezon City. Dahil kailangan po mag-preach ng alas G sa Quezon City. Ibiyahin ka, going to Quezon City. And then after that, helping churches. Ibig sabihin po, every afternoon, ibiyahin po po doon sa mga invitations. Yung mga churches po na tinutulungan ng inyong lingkod sa biyayang ibinigay niya upang magkaroon ng pagkakataon to challenge the other churches. Yun po ang trabaho ng inyong lingkod. Kapag inyong consider po, kahit yung mga miyembro po, paano nakakaya ni Pastor yan? Mabutin, isa lang ang sagot. Hindi si Pastor yun, biyaya ng Pastor. Kung nandito, sunod-sunod yung conferences, nung nakalang linggo, nasaan po ba tayo? Basta sunod-sunod po yan. Ha? Sa Pasay, yung pong conference. Okay? Pagkatapos po niyan, dito naman, susunod sa Bethany. Tapos po sa Batangas, tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Kapag tinignan natin yung ating sariling kakaya, sa katotohanan, hindi natin kaya yan. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya natin yan. Amen? Aalamin mo kung sino nagsasalita. Ang nagsalita rito si Apostle Paul. At ang sabi niya, by the grace of God, I am what I am, and His grace is was bestowed upon me, was not in vain, but I live word upon the thing that involved, yet am I the grace of God, which was with me. Now, I would like all of you to consider this man. Number one, let us consider the example of Paul. Tingnan po natin yung halimbawa niya. Di ba? Yung kung halimbawa ipinakita ni Apostle Pablo. Masasabi po natin na si Apostle Pablo po, mga kapatid, ay very fruitful. He labored abundantly. Ang sabi niya, malingaw. But I labored, hindi siya nagyayaman. I believe the Apostle Paul is telling the truth. Amen? Sinasabi niya ang totoo, but I labored more abundantly than they all. Gusto kong bago yung dante mo, yung kung sinabi niya that he labored abundantly. Mga kapatid, minsan po wala pa tayo nagagawa, pagod na tayo. Ilang taon pa lang tayo sa ministry, magkukuit na tayo. Kaya nga sabi ko po, napakasarap makakita, makasama, makausap, makakilala ng mga pastor na may kukonsider po natin na seasoned pastor, veteran pastor, na kung saan napakatagal na sa ministry. Ano ang dahilan kung bakit sila nag-stay? And I believe the answer, we only have one answer, that the reason why they stay in the ministry, even napakatagal na panahon, grace. The sustaining grace of God. Di ba? Kasi tayo, nag-iisip tayo ha. Pagka humihirap na yun tayo, parang tayo muna. Isipin niyo po sa 36 years ni Pastor Dick Serrano, ilang beses po kayang tinukso siya ni Satanas na tumitig? Sa simpleng taon pa lang natin, ano na yung mga labanan na hinarap natin? Siya po kaya sa dami ng taon na yun, kaano karaming labanan na kaya ang kanyang dinaanan? Diba? Yung mga senior pastors natin, nung kailan po sa conference ng Pastor Joey Sapo, pinarangalan po ay ng honor kay Pastor Ruben Siciliano. Siya po ay nasa mga 56 years sa pagpapastor. Just try to imagine, 56 years! Mga pastor, kung wala kayong biyaya ng Diyos, aabot kayo ng 56. Samantalang marami sa atin, 2 years pa lang. Para
ang example ni Apostle Paul. Lahat na kayo sasatayon na si Apostle Paul po ay fruitful? Yes. I can say that the Apostle Paul, siya po ay fruitful servant. I can say that the Apostle Paul, siya po ay fruitful steward. Ah, steward. Si Apostle Paul po ay fruitful soul winner. Amen? Ha? Yan po ang example na makikita natin sa kanya. Faithfulness and fruitfulness. Siya po ay nagtapal, siya po ay naging matapal, siya po ay naging firm. He is actually firm. Siya po ay faithful, siya po ay fruitful. Mga kapatid, and I believe the same thing na kalooban ng Panginoon sa atin. Tinawag niya tayo upang tayo naging magbunay. Amen? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. That whosoever shall ask the Father by name, He may give it you. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang Kristiyano, kundi mabuhang Kristiyano. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang magagawa, mabuhang magagawa. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang misyonero, mabuhang misyonero. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang mamamaral, mabuhang mamamaral. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay maging mabuhang servant. At ikaw ay maging mabuhang soul winner. Amen? Yeah. At kapatid, sabi nga niya sa mga taga-Tesalonica, for what is my hope or joy or crown of rejoicing? Are not in the gift, in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming, for He are our glory and joy. Yeah. E kaya lang tatanungin kita, sino kaya, kung ikaw magsasalita niyo, sino kaya sasalita niyo? Meron ka bang mga taong kung pwede ituro? For what is my hope, or joy, my crown, or my joy? Are not even yet, are not even yet, are not even yet, are not even yet, are not even yet. Meron pang mga taong tinuturo ko na naging bunga ko sa Panginoon. Yun mo yun. Mga miyembro, huwag mo kung saan-saan tayo magaling. Gusto kong unang malaman na kung Kristiyano ka, ang kalooban ng Diyos, maging mabunga ka, maglapit ka ng kalooban sa Diyos. Don't lose the harvest. Amen? It is still high time for us. Ah, talagang the fields are already white. Diba? Handa na po para anihin. Si Apostle Paul po sa kanyang example, I can say na siya po ay firm, na siya po ay faithful, at siya po ay fruitful in laboring for God. Diba? A faithful servant, a faithful steward, and a faithful soul winner. Soul winner. Yung po ang ating example. Now, bakit kaya siya sa ating pong nakita, eh talaga humagpagal na napaka, I mean, mabungang magpagpagal. Diba? Let us consider his effort. The effort of the Apostle Paul. Paano ba talaga siya nagtrabaho? Paano ba talaga siya naglingkod? Paano ba talaga siya gumawa? Mga kapatid, ngayon po habang nakikinig kayo, alamin po natin, gumawa tayo ng idea, paano naglingkod si Apostle Paul? Anong ginawa niya sa ministry? Kung ay nahanap nyo sa ministry, kinahawa. Mali po motivasyon niya. Pero may kinahawa sa ministry. Diba? Kung ayaw mong mahirapan, huwag kang pumasok sa ministry. Dinidiretso kita, mahirap sa ministry. Opo, sinabi na ng Panginoon kay Pablo yan eh. Pinasabi na kaga. Pag inaman niyo po sa kanyang missionary journey, imagine ha, umpisa pa lang ang misyon. Alam niyo po ba, nung pupuntahan po nila yung deputy of Paphos, si Sergius Paulus, alam niyo po ba, hinaharap ka agad sila ng manggagaway? Di ba? Hinaharap ka agad sila ng mapukulang? Kaya ka si John Mark, makakaya ko mo eh, dahil doon din. Ganito pala ba hinap sa misyon? Di ba? Pag pumunta ka pala sa misyon, iba-ibang tao ang ma-encounter mo. Alam mo na, encounter na agad si Eli Mas. Di ba? Si Eli Mas po. At itong si Eli Mas Sorcerer, magkagawal, hinalangan po sila ako sa Pablo. Kaya ako naniniwala sa kabataan ni ito po si John Mark, medyo natakot siya. Kaya ako na-atras eh. Pero si Pablo, hindi na pa-atras. Amen? Hindi mo siya pa-atras. Nung patuloy siya sa kanyang first missionary journey, alam niyo po ba isang lugar na napunta niya? Yung Listra. Alam niyo ang nangyari po doon sa Listra? Pinagbabato siya ako sa Pablo. Pinagsecute siya. Pinagbabato siya. At alam niyo, nung iwanan siya, kaya na lang siya iniwan, kala nila patay na eh. Hanggang sa naitakas mo siya at nadala mo siya doon sa Derby. At doon sa Derby, nagsabong sila. Ay, nagsabong tuloy. Derby na lang pala yun. No? Ha? Doon po sa Derby, mga minamahal. Talagang ginawa pa rin ang kalooban ng Diyos. At akala nyo
May binanggit po si Pastor Eli Babalo tungkol po doon sa kadalasan po kasi tayo po, i-analyze mo po mabuti po. Minsan po, wala namang kwenta-kwenta yung ginagawa mo. Halos lahat ng oras po inuubos. Hindi ko sinasabi masama ang internet, pero palagay ko hindi dapat sa Kristiyano na nakababad sa internet. Hindi ko sinasabi masama na games ka sa computer, pero palagay ko po, hindi dinisen nyo ang bagay niya sa Kristiyano para agawin yung oras na dapat sana sa Panginoon mo ginagamit. Kasi nakakahiya na lang doon, Kristiyano nga, tayo mo ng 2 oras, 3 oras, o buong araw na nakababad ka sa computer, samantalang sa Biblia, hindi mo nagawa yan. Pagkumating ka ng service, kala mo kang napapasok, ang tagal-tagal naman. Samantalang doon sa pagdupo mo sa computer, napapasok ka na, sunog na ang bed mo, ayaw mo magtumayo. Mga minamahal, ang ibig ko pong sabihin, ano ba ang ginagawa natin para sa Diyos? Itong conference na ito, hindi biro pera ang nagastos natin. At naniniwala ako na ang mga miyembro rito nagsakripisyo. Naniniwala ako na ang pastor dito nagsakripisyo. Talagang sila po ay nagtrabaho, Marina. Yung pagpapatahin lang po sa atin. Yung pagsisilbi ginagawa nila, that's labor. Amen? Laboring for God. Mga kapatid, gusto po makita niyo po that in the life of the apostle Paul, he labored more abundantly. He's never, he labored hard for the Lord. Talagang pagkasa sa Panginoon, todo-todo si Pablo. Amen? Tingnan niyo po. Yung mga sugaro, okay? Sabi mo nga ang halimbawa natin yung sapo. Total, pag-usapan natin yung derby kanina. Hindi ba sa sapungan po, meron po dyan tinatawag na pano na liyamado. Ano po ang liyamado sa salita nyo? Ibig sabihin yung nasa advantage. Hinilo! Yan! Pag sinabing hinilo, malakas yung manong na yun! Hinilo! Di ba? Diya! Diya na sa amin yung isda. Yung diya isda na kami. Yung pagkamali, diya. Pagkamali, diyaya. Amen? Diba? Tumatayang pa rin sila. Ang hindi tumayang
pilihan ini. Diba? Lihat po yan sa sabog eh. At yun ang kampung, at yung kumpit nito, kahit mas malaki pa yan, mapapaya pa yung taya, kahit makita lang ang mata nila. Okay. Yung pong tihado, tihado na, tumapaya pa sila. Yung yamado, kahit alam nila na pwede pa rin matalo. Alam niyo po ba kahit yamado, pwede pa rin matalo? Pero tumataya sila. Tumataya sila kahit tihado, tumataya sila dahil yamado, kahit pwede matalo, at hindi sigurado. Pero ang nagtataka ko, tumataya sila sa tihado, tumataya sila sa yamado, na hindi naman sigurado. Pero bakit ang mga Kristiyano, sigurado, garantisado, pero ayaw tumayo. Tama? Yung pagsusugal ko, wala kang totoong panalo dyan. Oo.
Sabi ko sa mga members, isa po yan sa sukatan. Ha? Yan po ang isa sa magiging sukatan para malaman po natin kung sa Diyos ka naglingkod o sa tao ka naglingkod. Pagka sa tao ka naglingkod at hindi po kinalakpakan ng tao, hindi ka ng timpalan ng tao, naaapektuhan ka, di ba? Pero kung sa Diyos ka naglingkod, wala akong pakialam kahit parang pakanilako, hindi nila akong talampakan. Kahit na ako ay i-embrace nila o hindi nila i-embrace ako kahit na hong purihin nila o hindi nila purihin. Ha? Eh, yun po hindi ko problema. Bakit? Basta ang mahalaga sa akin, lahat ng ginagawa ko, ginawa ko para sa Diyos. At alam ko dahil para sa Diyos ang ginawa, wala akong ginawa na mawawala ng kabuluhan sa kami. Naniniwala ba kayo na lahat ng trabaho ko hindi mawawala ng kabuluhan? Kaya ho, mga Kristiyano, lahat po ng mga tumulong sa inyo, ha? At yung mga mag-aabot pa para sa conference nito sa inyong pastor, didiretso ko po kayo, wala hong sayang. Opo, ang totoo niyan sa Diyos, pagka sa Diyos ka nagbigay, pag sa Diyos ka naglingkod, pagpapala sa lupa, yan din pala sa kanila. Amen? Is not in vain. Ibubuo tayo lahat. Pumigil
importante. Huwag na po natin sayangin ang oras nito. Tatawagin niyo na po ang ating mahal na pastor para sa napakahalagang tugon. Walang kwenta ang mensahe kung hindi po natin i-apply. Kung kinausap ka ng Diyos ngayon ng dito, tama lang na sumagot ka sa kanya. Tama lang na tumugon ka sa kanya. Tama lang na dumapit ka sa kanya. Kung ikaw ay sinaway ng Panginoon, tama lang na magsisi ka at ituloy po ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Patuloy po tayo. Thank you, Pastor Miligan. I don't need to have any words tonight. I ask you to come to the front right now. Choir, prepare the sermon about don't be discouraged. I don't know what song is that. With Jim and Vasquez, as a duet. This is a beautiful song. Please, tanang pastor's wife, tanang asawa sa pastor, I want you to go out right now and come to the front. Tanang workers, Bible students, singing. Then, tanang mga libro, they are some of you, come to work. Come on down, sir, about peace. You kneel down there, kneel down, you kneel down. In the Lord, I will not stop serving you. Lord, I will keep myself going on, pressing to the heart. I should serve the Lord. I should serve the Lord. Amen. The presence of the Lord anoint our service tonight. Lord, salamat kay Pastor Vega. Give blessing to siya. Require. Why I want you to sing the Restore Me the Lord after this invitation. Salamat Lord ni Pastor Rebecca. Thank you to God. To God be the glory. Bless all these pastors. Pastors, do not stand, pastors. You kneel down, pastor. You kneel down, pastors. You kneel down. Preachers, you pray to them. Come here, pastor. Pastor, come here. You help me. Lay your hands upon them. Right now, Pastor Mabal, please. Pastor Kinnick, you pray for these people. Pastor, it's a privilege for us to pray for them. Amen. Sidney, you pray for them. Pastors, amen. Sidney, don't go. Somebody will come to you and pray for you. Amen. To God, amen. Amen. As much as you can tonight. It is not the money the problem. It is our enduring heart to serve the Lord. Amen. Amen.
Tonight we will dedicate a song to you entitled Be Strong. I'd like to ask the choir to come and sing for us Be Strong. I like this song. Do not fear, oh, me.
if this is not money that will boost us in the ministry, it is to be strong. The Lord said to Moses, the Lord said to Joshua, fear not and be strong. Amen, is it? How much is much? No. The dealing here is not the number. It is the Lord's promises to us that He will never leave us nor forsake us. What we are going to do, be strong. Amen? Ang akong Ginoo, mao'y ang inyong Ginoo. My God is your God. We have the same God, not the same way. We have the same principle. Be strong. Are you happy tonight? Amen. Yeah.